magpapatawa. Especially kung, sabi ni Meme Vice, iba-iba yung brand ng comedy. Parang yung audience ngayon, may sita sa bawat brand, merong hindihan. So instead, wala nang natira. Wala nang natira. Kasi lahat yung hindi pwede yan, hindi yan, hindi ganyan. Tapos wala nang gustong matira. Correct. So hindi mo na alam kung may nabibilis pa ba tayo? Kasi, or hinihintayin nyo na lang may masita kayo. Parang ganun yung pakiramdaman. Although I'm not saying in general na ang hirap nyo nang i-please or ang hirap na natin pala i-please sa comedy ngayon. It's just that more people are opinionated right now. And to each is its own. So maybe tama si Meme Vice eh. What's funny for me might not be funny for you. So iba-iba yung target audience natin. Ang hirap lang pag nag-generalize na bad comedy, bad comedy, bad comedy. So I mean, pag na-filter nang na-filter, may na parado akong stand-up comedian na gusto ko lang i-share. Sinabi niya is, actually, ang mas pinaka nakakatawang comedy is when you're talking about truth. Pag pinag-usapan natin ang utot ngayon, nakakatawa kasi totoo yung utot. Pero pag hindi totoo yung pinag-uusapan natin, hindi siya nakakatawa. It's a make-believe. So, siguro may nasasaring lang sa atin. Kaya gano'n. But, nonetheless, we're still hoping because dahil sa social media and everyone, parang mas aware naman yung mga tao ngayon sa brand of comedy. Like, stand-up comedy is booming now. Yung may improvement. Deadpan comedy is booming now. So, I think it's just challenging. But, as comedian, ine-enjoy pa rin namin kasi gusto namin nag-enjoy yung audience. Kasi teatro daw siya. Kanino, if I want to add it, may I add it something? Go ahead. Kanina it was asked on round table na natatakot ba kayo about cancel culture? I think Gerald already touched on some things about that. Pero I think Vice being at the helm of this show and he's constantly in hot water because of what he's saying about particular social issues, I think makakahas maging more than comedians, we are artists on different levels. We can sing, we can act, we can dance. Napaka-broad na terminolohiya ito, pero proud ako na puro artist na genuine yung kasama ko sa show na to. And having somebody like Vice who's courageous and brave enough to talk about things that aren't normally talked about, pushing the envelope most of the time because we really need to make these professionals, these experts laugh. So it's a highly competitive environment. Hindi kami na napupulis or nakiklip yung wings namin kasi siya mismo nagsasabi sa amin, gawin niyo yan, go. And minsan siya pa itatawag, may telepono dun sa bahay, ayan na, meron akong kulo. May telepono. Uutusan niya kami ng kung ano, or may itatanong siya, tapos kailangan namin gawing nakakatawa. Kahit nakakatakot, paminsan-minsan, or may matunotch kaming topics na we would think that would be sensitive na pag-usapan. But I think kailangan ngayon ng mas maraming thinking actors. Kailangan ng mga komedyante lalo na napatatawanin kayo pero at the same time, paiisipin din kayo at pupukawin yung kamalayan ng manonood. So, salamat sa pagkakataon na ito sa Prime Video at saka na mapagsama-sama nyo kaming dahil kasi we get to showcase exactly that we're brave and courageous to do our comedy regardless of cancel culture. May gusto nyo po i-add kasi kanina you asked kung ano yung bago sa si Meme Vice, the co-host, ang dami niya na ginagawa. Kanina din kasi nasagot na rin yun dun sa pocket press ko din kanina na meron kasi ginawa si Meme dito na walang script, di ba? Papasok siya. Na hindi lang kami ang kinabahan. Pati ang crew, pati ang lahat, everyone, si Nadirin. Kasi grabe, siya lang yung nag-isip kung anong gagawin doon sa situation na yun. At dito nyo talaga nakikita kung gano'n siya gagaling sa craft niya. So yun, abangan nyo. Yeah. Alright! So I think that's all the time we have for questions. So very quickly na, I'm going to ask every member of the cast to please invite our audience to watch the show. Very quickly, yes, please. Start tayo with the thing. Ayan sa July 4 na po yan. Okay. Huwag ka tao. Epe-text ko lang kayo sa GC. Kasali sila! Kasali sila! Ngayon po, ngayon po sa pila. Ngayon po sa sabi ko. Group chat pero choro na. Hindi ko sa sinas, ha? Hindi ko sa sinas. Hindi ko sa sinas.
we have room for one more question. Yes, and then after that, basically, what we were kind of offering. Yes. Hello, sorry. Tony from some selfie.com on a magazine. Actually, Tony! Hi, Tony! 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 But I'd like to ask on the complexity of the production. Maybe you can share the rep of the production. Complexity. Production given by the top 10 comedians, the person may be the dean of the comedy in the Philippines, Megan and Mar. So for the showrunners, how big the production is, budget, the overall production, you can share with us. Budget! Very, very big! Well, it's a setup lang. Production logistics-wise, we had 26 cameras to cover. Para capture yung smile ngayon. There's a total of 300 crew to work on this project para mabuo siya. And to be fair nga, ako pinadala ako ng Prime Video to Mexico para panoorin yung LOL Mexico. And I'm very proud of LOL Philippines kasi kung hindi pa natin napantayan, ako super proud ako sa brand of comedy that we have. Paglaban natin siya across 23 territories na may LOL. So, seryosong ano, inaral ko sila inaral ko yung iba-ibang territories and it's very different when it comes to Philippine comedy. So, yun din sa technical. Inaral niya ang mga territory. Yes! Sa kami ko talaga na ang West Philippines. A fact, si Vice ang host na from LGBTQ. Si? Wow! Yeah, so we'll have our other showrunners answer the same question. So how was the whole production undertaking like okay, for this show? So si, ang hatian namin, because we're co-showrunners, so Dolph really took care of the text and the creative, but the cast and the everything else, I am his backup dancer. So I think the most challenging for us is putting together the cast. Because you have to consider so many comedians. I mean, we didn't have any other option but to get Vice as the host. Siya talaga. Wala talaga ng iba, si Vice talaga. Now, of course, the 10 contestants, we really needed to look at each and every one to make sure na iba sila. To represent all kinds of comedy, to represent all brands of comedy. Because that was very important, katulad na sabi ni Vance, iba-iba naman talaga ang take ng comedy sa ating mga Pilipino. Merong physical, merong salita lang, merong expression, pero importante sa amin na mabuo yung cast na talagang magkakaroon ng chemistry because that is where the comedy will come from, right? Otherwise, dapa kung hindi mag-gel yung sampo. So I think that was very, very crucial. And of course, dealing with each one of them. Kasi iba-iba sila eh. So and then making sure, no, putting together the brief, putting together, and I think it was hard for us to decide, is this kind of comedy possible? Kasi syempre, not everything can be shown, right? So, importante yung decision factor. Ito ba pwede? Ito ba hindi pwede? Ito ba bastos? Ito ba baboy? Ito ba tatanggapin? Ito ba hindi? So, you know, it was really such a complex in terms of putting together the creative. But, you know, because of all of them, and because ngayon, given this chance no, to speak before you, we really would like to thank Prime Video for trusting us. It's not a very easy endeavor. We actually built, ground up everything. No? The technical was really ground up.